Natagpuan sa loob ng isang bahay sa Angeles, Pampanga ang chop-chop na bahagi ng katawan ng isang babae. Suspect sa krimen ang kanyang live-in partner na nasawi matapos naman ng makapagbarilan sa mga polis. Pasintabi po sa mga naghahapunan, Maselan, ang inyong mapapanood. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi. Crime of passion kung ituring ng Angeles City Police Office yung karumaldumal na krimen na ikinasawi hindi lamang ng biktima kundi maging ng suspect na siyang kinakasama. Wala ng ulo, paa at kamay nang matagpuan ng mga pulis sa loob ng washing machine ng isang babaeng kinilala na si Lindsay Avellino, isang online beauty product seller. Hindi raw inasahan ng mga pulis na ito ang kanilang matatagpuan matapos makatanggap ng tip na pinatay ang 29 na taong gulang na biktima ng kanyang kinakasama sa nirerentahang apartment sa Barangay Amsic, Angeles City sa Pampanga. Yung kapulisan po natin, nagkaroon ng investigation, pumunta po sa bahay. Then nabulaga po sila yung torso, yung kalahating katawan ng tao na babae, nasa loob po ng washing machine. Sa hot pursuit operation ay sinagawa ng Angeles Police. Natuntun nila ang isang abandonadong bahay na dating tinirhan ng suspect, di kalayuan mula sa crime scene. Nakipagbarilan umano ang suspect na kinilalang si Eduardo Pasyon, 40 taong gulang. Dead on the spot ang suspect. Taga-ukit daw ito ng kahoy na ginagawang eroplano at helicopter na pang-export. Sa loob ng bahay, nakita ang maletang ito. Sa loob, naroon ang isang sako kung saan nakita ang ulo, 2 paa at 2 kamay ng biktima. Sa paon ng investigasyon ng mga polis, matinding selos ang dahilan ng suspect sa pagpatay sa ka-live-in. Ang teori namin selos . Actually po itong lalaki, pinakulong na po niya. Previously po, kinasuhan niya kasi po binubugbog nga po itong babae. So nireklamo niya, nakulong, then siya po mismo nagpalabas. Dahil siguro talagang mahal niya itong lalaki, pinatawad niya, pinalabas niya po. Hindi pa raw nakukuha ang ginamit ni Pasyon sa pag-chop-chop sa kanyang ka-live-in. Bagamat pwedeng pinagplanuhan ang krimen, pwede rin umanong aksidenteng napatay ng suspect ang biktima, kaya niya ito chinap-chop at tinangkang itago. May mga pasapa po yung babae. May mga tama rito sa bibig at saka rito sa mukha. So, talagang binugbog pa niya? Opo. Prior po siguro, binugbog muna. Then, bago niya chop-chop yung katawan. Joseph, na-turnover na yung labi ng suspect sa kanyang mga kaanak sa Angeles City habang hinihintay pa yung kaanak ng biktima na manggagaling pa sa Cagayan. Joseph? Rafi, so definitely yung suspect, sabi ng polis, ay itong kanyang boyfriend ba ito, yung kinakasama? Yung kanyang kalibin, Joseph, overwhelming daw yung evidence dahil bukod sa kanyang pag-amin dun sa kanyang katrabaho na pinatay niya, yung kanyang kinakasama, nakita nga itong labi nung biktima dun sa kanilang apartment, dun nga dun sa washing machine. At malapit mismo dun sa kung lugar kung saan namatay itong suspect, ay dun naman nakita yung maleta kung saan naroon yung iba pang bahagi ng katawan ng biktima, Joseph. So, ibig sabihin yan, pwede nang ituring ng pulisya ba o tinuturing na ng pulisya na case closed at solved na yung karumal-dumal na krimen na yan? Oh, Joseph, case closed na yan. Bagamat hinahanap pa rin nila itong ginamit ng suspect sa pag-chop-chop dun sa kanyang ka-live-in, mahalaga yan. Bagamat yun nga, wala naman ng dispute daw kung sino yung gumawa nito dahil nga dun sa kanyang pag-amin, dun sa kanyang kasama. Pero mahalaga na makita nila yung ginamit ito dahil talagang kumakikita daw yung cadaver ng victim ay napaka-linis nung pagkakagawa nung pagkakaputol-putol ng katawan. So interesado rin yung pulis na malaman yung circumstances dun sa nangyari para ma-establish nila kung aksidente ba na napatay yung biktima bago chinap-chop or plinano na na chop-chopin ng suspect yung kanyang kinakasama. Ito yung nais pa rin ma-establish ng pulis. Bagamat yun nga, namatay na rin itong suspect na nakipagbarilan daw dun sa mga aresto sana sa kanya mga pulis, Joseph. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.